Ang pag-ibig ay nasusukat sa tiwala at pagkakaintindihan sa isa't isa. Marami mang pagsubok ang dumating sa mag-partner. Kung matatag naman nila itong kaharapin, ay kahit anong tumaan man na pagsubok, ay hindi sila nito mapaghihiwalay. Tulad ng isa nating sender, marami mang mapanghusga sa paligid nila, hindi sila nagpa-apekto dito. Pagkos ay ginawa nila itong inspirasyon para tahakin ang magandang daan patungo sa kinabukasan. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa inyo. Isa akong masugid niyong tagapakinig. Actually, kaming dalawa ng asawa ko. Nagdesisyon kami na isulat ang kwento ng pag-ibig namin. Dahil sa ako ang mahilig magsulat, kaya ako ang sumulat sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Herwin. Nakatira rito sa Cavite. Sisimulan ko ang aking kwento nung nasa kolehiyo na ako. Doon ko nakilala ang asawa ko na si Queenie. Kakaibang babae si Queenie. Tahimik siya at di palakibo. Kaya napukaw nito ang pansin ko. Kinaibigan ko ito kahit na ilag ito sa akin nung una. Hanggang sa nakuha ko din ang loob niya. Mula noon ay palagi ko na siyang kasama. Hindi na siya palagi mag-isa, hindi tulad dati. Dahil sa palagi ko nga siyang kasama, ay napapansin ko na palagi itong parang puyat. Queenie, bakit palagi kang puyat? Tanong ko dito minsan. Nagtatrabaho kasi ako sa gabi. Sagot naman niya. Ha? Saan? Tanong ko na medyo curious ako. Sa isang restaurant. Sagot ulit nito. May restaurant bang magdamag na bukas? Tanong ko ulit, pero hindi na ulit ito sumagot. Hindi ko naman ito pinilit pa. Naisip ko na baka wala pa siyang gaanong tiwala sa akin. Lumipas ang mga buwan ay niligawan ko na ito. Pumayag naman ito, pero bago siya pumayag ay may sinabi ito na hindi ko naman noon binigyan ng pansin. Sana, Herwin, matanggap mo kung ano ako. Sabi niya sa akin. Sagot ko naman ay, oo, Queenie, tanggap kita kahit ano ka pa. Hindi ko naisip noong mga oras na yun na may iba pala siyang ibig sabihin. Hanggang isang araw, tumating ang tito ko galing sa ibang bansa. Nag-aya agad ito na mag-happy-happy kami. Boys night out daw, katulad ng dati. Ganun kasi ang gawain namin bago ito nagtrabaho sa ibang bansa. Nag-text ako kay Queenie na sasamahan ko ang tito ko na uminom, pero magiging good boy ako. Sumagot naman ito ng mag-ingat kami. Pagdating namin sa isang bar, ay agad kami naupo ni tito sa isang table. Kumaway agad ito sa isang waitress sa di kalayuan. Kitang-kita, kahit sa malayo ang sexy nitong suot, kahit na may kadiliman ang bar. Nang lumapit ang waitress ay nakayuko ako dahil sa magte-text sana ako kay Queenie. Ano po order niyo, sir? Malambing na tanong nito sa tito ko. Kahit malakas ang tunog sa paligid, ay malinaw sa pandinig ko ang boses na narinig ko. Boses ito ni Queenie. Nilingon ko ang babae at nagkagulatan kami nang makita namin ang isa't isa. Nakita ko ang hiya at pagkailang nito. Madali niyang kinuha ang order ng tito ko at mabilis na umalis. Ako ay di pa rin makapaniwala sa nakita ko. Si Queenie pa talaga ang nakita ko? Ibang-iba pag nasa school kami. Ang Queenie na pag pumapasok ay palaging simpleng t-shirt lang at pantalon ang suot. Ngayon,
ang nakita kong Queenie halos wala ng suot. Kitang-kita ang mauumbok niyang dibdib at sexy nitong katawan. Hindi na si Queenie ang nagdala ng order namin ng gabi na yun. Herwin, okay ka lang ba? Tanong ng tito ko. Napansin siguro nito na natutulala ako. Okay lang po, sagot ko naman. Nang gabi nga na yun ay nagpakalasing ako. Hindi ko kasi alam kung ano ang iisipin ko kay Queenie. Dito pala siya nagtatrabaho. Ayoko sana mag-isip ng masama tungkol sa kanya, pero hindi ko maiwasan. Isa pa, di ko matanggap na ang babaeng nagugustuhan ko ay sa ganitong lugar nagtatrabaho. Huwag na tayo magplastikan. Alam naman natin na iba ang mindset ng ibang tao pag nalaman na sa bar nagtatrabaho ang isang tao, lalo na kapag papae ito. Kinabukasan, pumasok ako ng may hangover pa. Hinanap ko kaagad si Queenie. Marami kasi akong katanungan sa kanya. Ngunit ilang araw na itong hindi pumapasok. Kaya nagdesisyon ako na puntahan ito sa kanila. Simple lang ang bahay nila. Naabutan ko doon ang nanay niya. May edad na ito at halata na may dinaramdam na sakit. Magandang hapon po. Si Queenie po ba nandyan? Magalang kong tanong dito. Sino ka ba, iho? Tanong din ito sa akin. Si Herwin po, kaibigan niya. Sagot ko naman. Pagkarinig naman niya sa sinabi ko, ay lumabas lang siya sandali. Tara, pumasok ka muna. Tugon naman ng nanay nito. Nakipagkwentuhan muna ako sa nanay ni Queenie. Nalaman ko na may sakit nga ito na pinagdadaanan. Kaya hindi ito makapagtrabaho at kaya laki daw niyang pasasalamat kay Queenie dahil ito ang tumatayo bilang magulang sa mga kapatid nito. Siya din ang nagpo-provide sa mga pangangailangan nilang pamilya. Wala na daw kasi ang tatay nito. Matagal nang yumao. Kaya nag-working student si Queenie. Aral sa umaga, kayod sa gabi. Pero parang hindi alam ng nanay niya na sa isang bar ito nagtatrabaho. Kasi ang pagkakasabi ng nanay nito ay sa isang malaking restaurant ito pumapasok. Magtatanong pa sana ako nang biglang magsalita ang nanay ni Queenie. Anak, nandyan ka na pala. May bisita ka. Sige, maiwan ko na kayo ha. Sabi nito. Nang makaalis ang nanay ni Queenie, ay kaagad akong nagtanong dito. Bakit ilang araw kang di pumapasok? Nag-alala ako sa'yo. Pika ko dito. Bakit nandito ka pa, Herwin? Alam ko naman na iba na ang tingin mo sa'kin mula na makita mo ako sa bar. Sabi nito. Ilang sandali ako natahimik bago nagsalita. Oo, aaminin ko sa'yo. Kung ano-ano ang naiisip ko sa'yo mula nung makita kita sa bar. Pero mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa'yo sa kabila ng mga naiisip ko na di maganda tungkol sa'yo. Diba sabi ko sa'yo nun, tanggap kita, Queenie? Kaya nagdesisyon na ako. Magpapatuloy ako sa panliligaw sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo. Nang makausap ko ang nanay mo, madami akong nalaman. Naintindihan naman kita kung bakit mo nagagawa yun. Pero, may isa lang akong katanungan. Mahabang sabi ko. Ano yun? Tanong naman ni Queenie. Waitress ka lang ba talaga sa bar na yun? Tanong ko dito. Kung sasabihin ko bang oo, maniniwala ka ba? Balik naman niya ng tanong sa akin. Oo, mabilis kong sabi. Oo, waitress lang ako dun. Hindi ako nagbebenta ng aliw kayo ng ibang babae na nandun. Required lang talaga na ganun ang suot namin.
ayoko naman talaga pumasok sa ganung klaseng trabaho. Pero wala na akong choice. Nung oras na kailangan na ni nanay ng mga gamot niya para sa sakit niya, wala akong mahanap na madaling pera. Nagkataon na nagkita kami ng dati kong kaklase. Nakwento ko sa kanya na kailangan ko ng trabaho. Nang alokin niya ako ay di na ako tumanggi pa. Kaya hanggang ngayon ay dun pa rin ako nagtatrabaho. Bukod kasi sa malaki ang kita dahil sa mga tip ng mga customer, nakakapag-aral pa ako sa umaga at nabibigay ko pa mga pangangailangan ng pamilya ko. Mahabang paliwanag ni Queenie sa akin. Natapos ang usapan namin ni Queenie ng gabi na yun na binigyan niya ako ng pagkakataon para patunayan na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Isang buwan ang lumipas ay sinagot na ako ni Queenie. Mahal na mahal ko siya at kaya kong tanggapin ang lahat sa kanya. Sinuportahan ko siya at inalalayan sa lahat. Sa unang taon ng aming relasyon ay mahirap. Kasi nalaman ng mga magulang ko na sa bar nagtatrabaho si Queenie. Pero pinaglaban ko ito. Hindi naman nila kilala ng lubos si Queenie para pag-isipan agad ng di maganda. Yun ang isang nagpatatag ng aming relasyon. Ang mga sinasabi ng mga panghusga na tao sa paligid namin. Wala naman akong pakialam sa mga sinasabi nila. Matapos namin makagraduate, ay agad na ang umalis sa ganong trabaho si Queenie. Sabay kami naghanap ng trabaho. Lumipas pa ang ilang buwan, matapos namin makahanap ng trabaho, dumating ang araw ng anniversary namin. Nag-overnight kami sa isang resort. Nasa kwarto na kami at katatapos lang namin mag-swimming. Niyakap ako nito. Babe, maraming salamat ha, sabi nito. Saan naman? Tanong ko dito. Sa lahat ng suporta, tulong, at pagmamahal mo sa akin ha? Anito. Hinalikan ko ito ng masuyo. Parang nasabik ako sa kanya kaya naging mainit ang aming halikan. Pagkatapos, unti-unti ay tinanggal ko na ang tali ng kanyang suot na bathrobe. Akala ko kasi na wala pa itong kahit na anong suot. Tumambat nga sa akin ang kanyang sexy na katawan. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking alaga. Mabilis ko din hinubad ang aking bathrobe. Inihiga ko kaagad si Queenie, sabik na hinalikan ang kanyang katawan. Maya-maya pa ay nagsanib na ang aming katawan. Pagkatapos nun ay masaya kaming natulog ng gabi na yun. Ang mga buwan ay naging taon. Nasa maayos na ang lagay ng pamilya ni Queenie, kaya inaya ko na itong magpakasal. Sa ngayon ay mayroon na kaming anak na isang lalaki ni Queenie. Masayang nang sasama kahit na mag-asawa na kami ay mayroon pa ding mga tao na nanguhusga sa amin, lalo na kay Queenie dahil sa nakaraan niyang trabaho. Ang masasabi ko lang, sana huwag kayo manghusga agad ng tao. Oo, pag sinabi na sa bar nagtatrabaho, pag-iisipan agad natin ng masama. Ganun na kasi nakatatak ang isipan natin. Tanggapin na natin yun. Pero sana muna, isipin muna natin kung bakit sila nandun sa ganong klase ng trabaho. Even yung mga nagbebenta ng aliw. Madalas kasi, kung sino ang mga nasa ganun, sila yung may malalalim na pinagdadaanan sa buhay. May dahilan kung bakit nasa sitwasyon sila na yun. Katulad na lang ni Queenie noon. Isa pa, natutunan namin ni Queenie, walang makakapigil sa isang totoong pusong nagmamahal. Kahit pa again sa'yo, ang mundo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y naibigan niyo po at kinapulutan ng aral. Lubos na gumagalang, Herwin.